Hallelujah. So, tayo po ay darako sa isa sa mga huling bahagi na ng ating pong pag-aaral sa Book of Revelation. Sa ating pong mga banal na kasulatan. Revelation chapter 20. Reading from verses 1 up to 3. Ganito po ang isinasaad. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking talikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So ang bibigyang pansin po natin sa gabing ito ay the binding of Satan. At ito po alam natin ay tatagal for 1,000 years. At hayaan po natin na makita natin ang mga future events, hindi lamang mga kapatid sa pagwawagi, pananagumpay ng iglesia sa pamamagitan ng ating Panginoon, kundi gayon din ang lubusang pagkatalo ng kaaway na sa napakatagal na panahon ay nandaya at nagbigay po ng pagpatay, pagpuksa, paninira sa buhay ng mga tao sa sanlibutan ito. Amen? So, makakaupo na po ang bawat isa. So, bago po natin lubusang talakayin ang atin pong paksa sa gabing ito, magkaroon po muna tayo ng review patungkol po sa ating tinalakay nung huli po nating midweek Bible study. At ito nga po ay tumutukoy sa tinatawag na first resurrection, ang unang pagkabuhay na mag-uli. So, binigyang pansin po natin sa starting po sa verse 4 ng Revelation chapter 20, ang patungkol po sa tinatawag na first resurrection. At ito po ay isang napakagandang balita para sa mga tao na lubusan pong nananampalataya sa Panginoon. Actually, hindi lang po sa mga mananampalataya during the dispensation of the church. Even in the Old Testament, may mga tao ng Diyos na kung saan ay nanampalataya sa tinatawag na pagkabuhay na mag-uli. At isa nga po sa binigyang pansin natin nung nakaraan ay mula po sa aklat na itinuturing na pinakamatandang aklat na nasulat in the Bible, walang iba kundi ang Book of Job. Si Job po ang una po na nagpahayag ng patungkol sa pagkabuhay na mag-uli. Ang sabi po niya sa Job 19:25-26, "For I know that my Redeemer lives. Alam kong ang aking manunubos ay buhay. And at the last he will stand upon the earth. And after my skin has been thus destroyed, yet in my flesh I shall see God." So, ni-recognize po niya ang katotohanan na ang kanya pong katawan, no, ay ito po ay mamamatay. Ito po ay babalik sa tinatawag na alabok. Subalit sinabi po niya na gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. So, this is about resurrection. Kaya po, yung pag-asa sa pagkabuhay na mag-uli ay inilagay na ng Panginoon sa puso
ng mga nananampalataya sa Kanya in the Old Testament. Amen? At hindi lang po itong si Job, maging ito pong si David sa kanya pong sinulat sa aklat ng mga awit in Psalm 17:15, "As for me, I shall behold your face in righteousness. I shall be satisfied with your likeness when I awake." So ito po ang sabihin natin na desire and expectation of David when it comes to resurrection. Sabi niya, ako'y masisiyahan pagka bumangon sa iyong wangis. So alam niya na isang araw magiging kawangis niya ang ating Panginoon. Hindi pa man niya sabihin natin na nabasa. Iyon po nakalagay sa New Testament, no? Sapagkat future event pa po 'yon, no? Ang sabi po ni John, "For we shall see him face to face." Makikita po natin siya ng mukhaan. So 'yan po ay sa mga New Testament believers. Pero itong si David, sinabi niya rin niya, "I shall be satisfied with your likeness when I awake." So sa kanya pong pagbangon, ibig sabihin sa kanyang pagkabuhay na mag-uli, makikita po niya ang Panginoon at yung kanyang wangis na kung saan ang katawan ng Panginoon ay glorified body ay magiging gayon din sa kanya. So yun yung kanya pong hope, no? Divine expectation mula po, mga kapatid, sa pagliligtas ng Panginoon sa kanya pong buhay. So nangangahulugan po na mayroon pong katotohanan at hindi katha-katha lamang ito pong resurrection. At sa New Testament po, punong-puno, mga kapatid, ng pagtalakay ang mga writers of the New Testament patungkol po sa resurrection. Binigyang pansin din po natin ng nakaraan yung three stages of resurrection na kung saan unang-una ay tumutukoy, no, sa atin pong Panginoon. Alam po natin na ang ating Panginoong Hesukristo, siya po ang first fruits ng mga nabuhay na mag-uli. Siya po ang unang bunga. At nang sinabi po ng anghel doon sa mga alagad ng ating Panginoon, "He is not here, for He has risen." So siya po ang unang nabuhay sa sanlibutan ito na nang mamatay, na buhay na mag-uli at hindi na po namatay pang muli. Siya po ay nabubuhay magpakailanman. Hindi po tulad ng mga miracles na kanyang ginawa na sila po ay namatay, binuhay po sila ng Panginoon, pero muli pong namatay sila. At naghihintay po sila ng tinatawag na resurrection na gagawin ng ating Panginoon sa mga mananampalataya. So siya po ang unang bunga. Kaya nga po, siya yung ating greatest example, siya po yung pattern kung paanong tayo ay mabubuhay na mag-uli. Kaya nga po, ang sabi ng Bible, tayo na yung pinakakawawa, pinakaabang tao, kung hanggang dito lamang sa lupa ang pag-asa natin kay Kristo. Pero alam nating may pag-asa tayo sa buhay na walang hanggan dahil si Kristo ay nabuhay na mag-uli. Nagtagumpay siya sa kamatayan, nagtagumpay siya sa Hades, nangangahulugan, kakaibang uri ng kapangyarihan ng kanyang taglay. That's why siya po ay tinawag na pinakamakapangyarihan sa lahat. The Almighty One. Ang susunod po, mga kapatid, na alam nating naghihintay ng muli pong pagkabuhay na mag-uli ay walang iba kundi ang mga mananampalataya sa bagong tipan. At ito nga po ay sa rapture. Na kung saan ito po ay diniscuss sa 1 Thessalonians chapter 4. Lagi po natin itong tinatalakay. The dead in Christ will rise first. Yung mga nangamatay na nakay Kristo ay una po silang bubuhayin. At yung mga buhay na nakay Kristo, sila po ay magkakaroon ng translation.
babaguhin ang kanila pong katawang nabubulok, nagkakasakit, namamatay, at kapwa po tataas ang mga nangamatay na nakay Kristo at ang mga buhay na nakay Kristo na mayroon na pong isang panibagong katawan upang tatagal sa buhay na walang hanggan. So, alam po natin, ito ang ating pong blessed hope na sasalubungin natin ang Panginoon sa alapaap. At ang isa pa po, mga kapatid, na resurrection na kung saan ay hinihintay, ito po, mga kapatid, ay resurrection that will take place after the Great Tribulation. So, may mga tribulation saints po na kung saan ay magkakaroon po sila ng martyrdom, ng kamatayan during the 7-year tribulation. At dahil po sila ay humawak sa kanilang pananampalataya sa kabila po ng persecution nito pong si Antikristo, pero hanggang sa kamatayan ay pinanghawakan po nila ang kanila pong pananampalataya. No? So ito po ay binigyang diin ni Daniel sa kanya pong aklat sa chapter 12 verses 1 and 2, and there shall be a time of trouble. Ito na nga po yung great tribulation, such as never was since there was a nation even to that time, and at that time your people shall be delivered, everyone who is found written in the book, and many of those who sleep in the dust of the earth. So yun daw po, marami na natutulog sa alabok ng lupa. Hindi po yun literal na natutulog lang. Ibig sabihin, mga namatay, no, na inilibing po sa lupa, shall awake. Sila po ay babangon. Sabi nga po, some to everlasting life, some to shame, and everlasting contempt. So, binigyan pansin nga din po natin noong nakaraan na mayroon pong 2 resurrections na in-emphasize ang Biblia. Kaya nga po, ang tinatalakay natin ngayon ay yung first resurrection. Yun po yung resurrection to everlasting life. Pero magkakaroon din po ng resurrection to shame and everlasting contempt. So, yun po yung mga example na nakita natin. First fruit, si Jesus Christ. No? And then, New Testament believers during the rapture. And then yung po mga tribulation saints, and along, no, din po sa mga Old Testament saints, no, outside po doon sa nakasama sa rapture, so yun po ay magkakaroon ng pagkabuhay na magbuli. So, yun po ang first resurrection, at sinasabi nga po natin na ang second resurrection nga ay magaganap, no? Doon po sa pagkakataon na kung saan ay magkakaroon na po ng Great White Throne Judgment. Na? So, bubuhayin pong mag-uli yun pong mga nangamatay na wala kay Kristo. So, yung mga believers, alam po natin may kaligtasan sila. Pero makikita po natin, when it comes sa unbelievers, lahat po sila ay doon po bubuhayin, maging madat na mang buhay, halimbawa from the 1,000 years from the grave, mula po sa libingan at yung pong galing sa Sheol o Hades, lahat po mga kapatid ng mga unbelievers na nangamatay na wala kay Kristo, sila po ay bubuhayin ding mag-uli, pero doon na sa Great White Throne Judgment upang sila po ay hatulan. Pero nakakalungkot, wala na po silang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pagkatapos po nilang mahatulan, doon na po sa tinatawag na Lake of Fire. So, ganun po katindi, no, yung pong hinaharap noong mga tao na wala sa Panginoon. Kaya nga po ang sabi ni Apostle Pedro, "For judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of truth?" So, kapag ka hindi talaga sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon, wala pong kaligtasan.
wala silang pagkilala sa ating Panginoon na siyang Mesiyas, na siyang tagapagligtas sa lahat ng dispensasyon sa sanlibutan ito. Wala po talagang kaligtasan. Pero salamat sa ating kapanahunan na buksan ang ating kaisipan, ang ating puso upang tanggapin ang Panginoon at ang kanyang kaligtasan. At naway magpatuloy tayo upang atin po, mga kapatid, maranasan mismo ang pagkabuhay na magpuli. Amen? Kaya nga po ang nakalagay sa verse 6 no, ng chapter 20 ng Revelation, "Blessed and holy is the one who has a part in the first resurrection." Mapalad at banal yaong magkakaroon ng bahagi sa unang pagkabuhay na magpuli. So, ito po ang nais ng ating Panginoon. No, kaya po ito ay isinulat upang nang sa gayon, ito po ay maging dakilang pag-asa ng bawat isa sa atin. Upang tayo po ay magkaroon ng lalo pang inspirasyon at dagdag na pananampalataya upang huwag nating mamiss sa atin pong buhay ang ganito pong dakilang pangyayari na sadyang idinisenyo ng Diyos sa mga tao na nananampalataya sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sa ngayon po ay bigyan nating pansin yun nga pong binding of Satan. Satan is bound for 1,000 years. At ito nga po yung nakalagay sa verses 1 up to 3. Bago po natin pag-usapan yung binding of Satan, atin muna pong bigyan ng pansin yun pong popular idea of the devil. Kadalasan po kasi ay siya ay ipinipicture like that na meron pong red suit, meron pong sungay, meron pong long tail, at meron pong pitchfork. So, parang ito ang picture ng sanlibutan sa tinatawag na Diablo. Kaya, yung iba po ay nagtatanong, totoo ba talaga na umiiral itong Diablo o ito ay katang-isip lang ng imahinasyon ng tao? May mga tao po, lalo na yung mga matatalino, yun pong involved sa science, hindi po sila naniniwala no, na mayroon pong real devil. No? At ang kanila pong sinasabi, the real devil is the devil in you. Para bang ikaw daw, no? Yung tao daw mismo ang nagpapasama sa kanyang sarili. Pero hindi po gayon. Lubusan lang po nating maiintindihan ang patungkol po dito sa Diablo sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng salita ng ating pong Panginoon. Satan is a real personality. Hindi po siya katang-isip lamang. Actually po ang Bible, no, 35 times na tinawag po siya na ang Diablo. At yung pong mga demonyo na kung saan ay kanya po na pinangahawakan or pinangungunahan ay demons or devils. Yung may S po yun. Pero pag sinabing the devil, ito po ay tumutukoy sa Diablo. And then 52 times, he was called Satan, which means enemy or adversary. So, ito po yung matinding kaaway natin na kung saan ay hindi po nararapat na pananan natin sa atin pong mga buhay. So, in the New Testament po, kahit po sa Gospels, mga kapatid, ang Diablo po ay talagang sabihin po nating in-expose ng salita ng ating Panginoon. Hindi po nagtago ang Biblia patungkol po sa katotohanan na mayroon po tayo talagang kaaway na dapat po nating wardyahan ang ating sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos,
sa pamamagitan ng paglukob ng dugo ng Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon. So, binigyan po tayo ng mga sandata upang magkaroon tayo ng pananagumpay. No? Kahit nga po doon sa talinghaga ng ating Panginoon, lubusan po niya na niliwanag ang patungkol po sa bagay na ito. Nang kanya pong tinalakay yung tungkol sa parable of the sower, yung pong magsasaka, nang binigyan po ito ng interpretation patungkol po doon sa mga binhi na nahulog doon sa tabing daan na tinuka ng mga ibon, ano po ang interpretation? No? Then the wicked one comes and snatches away what was sown in the heart. Kung papaano daw po na tinuka ng ibon yung mga binhi, kasi patag po eh, no? Matigas na yung lupa. So kayang-kayang tukain ng mga ibon yun pong binhi. At alam po natin ang binhi po sa salita ng Diyos na inihahasik sa puso ng tao. Pero kapag ka nga sarado ang puso ng tao, di makapenetrate ang salita ng Diyos, yun pong salita ng Diyos ay inaagaw ng masama, ng kaaway. Kaya hindi po lubusan na nagpe-penetrate sa buhay ng tao. So, sa mga talinhaga pa lang pong ito, ay ipinapahayag na ng Panginoon, ni-expose ng Panginoon ang masamang gawa ng kaaway. Ganon din po, when it comes to the parable of the wheat and tares. No? Ang sabi po niya sa Matthew 13 pa rin, na kung saan he who sows the good seed is the Son of Man. No? Pero when it comes po doon, mga kapatid, sa naghasik ng binhi ng masamang damo, ito po ay tumutukoy sa diablo, sa masama. No? So, nangangahulugan po na wala pong kabutihan na ginawa, mga kapatid, ito pong diablo. Kaya nga po, kahit po itong si Pedro, mga kapatid, no? Nagbigay po siya, mga kapatid, ng lubusan na pagpapaalala. No? Napakaganda ng paalala niya. 1 Peter 5:8-9, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So, kagaya raw po ng isang umuungal na leon. So, yun po yung ating kaaway, yung diablo. No? Siya po ay lumalakad at tumahanap ng kanyang masisila. Ibig sabihin talaga, naghahanap ng mabibiktima. No? So, ganun po katindi. Pero, mayroon pong pagbibigay sa atin, mga kapatid, ng babala. Whom resist steadfast in the faith. So, kailangan daw po natin siyang labanan sa pananampalataya. O, kahit po para bang nakakatakot, roaring lion, pero kaya pala nating labanan sa pananampalataya. Knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. So, sa mga pagsubok talaga na dumarating sa ating buhay, alam niyo po, sinasakyan niya ng kaaway para bigyan tayo ng discouragement, madistract yung atin pong focus sa Panginoon, lubusan po tayong iligaw, dayain, ilayo sa Panginoon. No? Pero ang sabi ng salita ng ating Panginoon na atin po siyang i-resist, atin siyang labanan. Na sa mga afflictions na dumarating sa ating buhay, wag po tayong padala na magsasabing, Panginoon, di na ako mahal sapagkat siya nagpadala nitong mga afflictions na ito. Pero sinasakyan po yun ng kaaway upang tayo nga po ay i-discourage. Pero maging marunong po tayo, no? Maging mapagbantay tayo upang nang sa gayon wag tayong madaya ng kaaway. Amen? So, ina-expose po natin ang kanyang gawain at binibigyan tayo ng salita ng Diyos ng sandata, ng lubusang pagbabantay upang huwag tayong madaig ng kaaway. So, alam po natin mga kapatid kung papaano nagsimula itong si Lucifer. No? Actually po, ang kanyang pangalan ay Lucifer at ang Lucifer po ay napakaganda nga.
ng meaning bright morning star. Ha? Maliwanag na tala sa umaga. Sabi nga po natin, walang magulang na magpapangalan ng Lucifer sa kanyang anak. Kahit gano'n man kaganda yung ibig sabihin nito in the first place. Sapagkat pumangit na po ang kahulugan ng kanyang pangalan dahil nga po sa kanyang ginawa na hindi lamang simpleng kasalanan, kundi nagrebelde siya sa harapan ng Panginoon. No? So, sa Ezekiel chapter 28, yung po buong chapter na yung babasahin natin, tumutukoy po yan mga kapatid sa hari doon sa Tiro, na kung saan ay double reference, ito rin po ay tumutukoy mga kapatid dito po kay Lucifer. At ito po ang description talaga patungkol kay Lucifer. You were the anointed cherub. Isa po siyang pinagpala at binasbasan na kerubin. Ang kerubin po ay isang rank of the angels na kung saan ay talagang grabe po, no? Sila po ay nasa palibot ng trono ng Diyos, no? At sila po ang nagbibigay mga kapatid ng lubusan, no, na pagsamba sa ating Panginoon. Sila po yung tumatakip, no? Doon po sa kaluwalhatian ng Panginoon. At ang sabi po ng Panginoon, I established you. You were on the holy mountain of God. So, doon po sa banal na bundok ng Diyos, sa dako na kung saan naroon ang Panginoon. You walked back and forth in the midst of fiery stones. You were perfect in your ways from the day you were created. Pero inyo po sakdal sa kanyang mga gawa pumula noong araw na siya ay nilikha. So ibig sabihin, walang nilikha na masama ang Panginoon. Nilikha siya na mabuti, nilikha siya na kung saan ay magbibigay ng kaluwalhatian ng Diyos. But then, there was that phrase, till iniquity was found in you. Hanggang ang pagsalamsang ay nasungkungan sa iyo. So, ganun po katindi. No? Yun po kanyang ginawa na pagtalikod sa atin pong Panginoon. Sa Panginoon na lumikha sa kanya. At binigyang pansin nga po sa Book of Isaiah in chapter 14, yung pong verses 12 to 14, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. So, nandun po, anak ng umaga. Biruin niyo po, yun ang meaning ng kanyang pangalan. At ito nga po yung rebellion na kanyang ginawa. For you have said in your heart, ito po yung tinatawag na five eyes, limang ako, si ako. Huh? The Lord is the great I am. Pero gusto niyang tularan ang ating Panginoon ay hindi naman po pwede. Siya lang po ay nilikha, pero ang Diyos, siya po ang dakilang manlilikha. Pero ito po ang kanyang grabeng ambisyon. Ano ang sabi niya? For you have said in your heart, I will ascend into heaven. Ako ay tataas doon sa kalangitan. I will exalt my throne above the stars of God. Aba, gusto rin magkaroon ng kanyang sariling trono. At gusto po, mga kapatid, na mas mataas pa doon sa mga bituin ng Diyos ang kanyang trono. Biruin nyo yan. No? Grabe ang kapalaluan na kanya pong tinaglay. At patuloy na tinataglay. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. Huh? So, makikita po natin na talagang gusto niyang agawan ang ating pong Panginoon. I will ascend above the heights of the clouds. Doon po sa kaitaasan, no, ng mga kalawakan. At ito po ang matindi. I will be like the Most High. Grabe, no? Ako ay magiging gaya ng kataas-taasan. Grabe, pinantay niya ang kanyang sarili sa Diyos.
Kaya po hanggang sa ngayon, hanggang sa Great Tribulation, hanggang sa pagtatapos, no, ng kanya pong panahon sa mundong ito, pinanindigan talaga niya ang kanya pong pagre-rebuilding ito na nagsimula nga po, mga kapatid, dito sa time na tinukoy po ni Isaias, no? At ni Ezekiel, siya ay isang pinagpalang kerubin. Nandoon siya ay sakdal sa kagandahan hanggang ang pagsalangsang ay masumpungan sa kanya. So, ito po yung ginawa po niya na pagre-rebelde sa harapan ng Panginoon. Kaya siya po, mga kapatid, ay lubusan na ibinagsak. No? Hindi po siya ang pusang umalis. No? Siya po ay pinaalis sapagkat hindi siya karapat-dapat, no? Sa presensya ng atin pong Panginoon. Kaya nga po, siya po ay tinatawag ngayon na Prince of the Power of the Air. Siya po yung prinsipe ng kapangyarihan sa kalawakan. Kaya nga po, it is believed na kanya pong domain, ang kanya po mga kapatid paghahari ay nandyan sa kalawakan. Kaya nga kung tayo mananalangin na walang pananampalataya, kaya niya pong sanggahan. No? Kaya niyang kuhanin, wala, para itong ano lang, parang tumalbog lang sa ano, sa kisame. No? Kasi wala, walang pananampalataya, no? Walang kapangyarihan. So, nais ng Panginoon ay lubos ang pananampalataya upang ito, mga kapatid, ay mag-penetrate, no? Doon po sa mga kalawakan at makarating sa trono ng Diyos at masigurado, mga kapatid, na yung anghel na may dala ng kasagutan ay makalagpas din. Kaya kailangan tapusin natin ang ating pakikipagbaka sa pananalangin dahil nga pilit na sinasanggahan ng kaaway ang ating pong pakikipag-ugnay at pakikipag-relasyon sa Panginoon. Pero salamat, meron po tayong mga sandata na ibinigay ang ating Panginoon. Amen? For the weapons of our warfare are not carnal. Amen? Di po makalaman yung mga sandata na ibinigay sa atin ng Panginoon. No? Pero meron po tayong kapangyarihan through the pulling down of strongholds. Yung pong mga matitindi, no, na mga muob na kung saan ay tinayo ng kaaway, ay kaya po nating pabagsakin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? So, may tagumpay po na ipinangako sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, yung temptation in the garden, masama na po siya dito, no? Kaya nga po, ng kanya pong tinukso, ito pong si Eva, na sinabi na nga ng Panginoon, huwag kakain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, ay sinuway po nitong si Eva. At binigyan niya pa nga po itong kanyang asawa at kumain din. Kaya nga po, bumagsak ang tao sa kasalanan. No? At hindi lang po yung unang Adan ang kanya pong atinem, kundi pati po yung ikalawang Adan na tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. So, the temptation of Jesus, no, ay nakalagay po sa Gospels at makikita po natin na kung paano bilang anak ng Diyos ay tinukso po niya, no, upang nang sa gayon ay para bang masubok kung talaga bang ito ay bibigay sa kanya pong mga masamang pandaraya. So, makikita po natin from the Garden of Eden hanggang doon po, mga kapatid, sa place of temptation of the Lord ay mayroon pong tatlo, mga kapatid, na kung saan ay tatlo pong pamamaraan na tinempt po si Eva, ganun din po ang ating Panginoon, at ito po ang patuloy na pinagbabantay sa bawat isa sa atin. Amen? Yung tinatawag na lust of the flesh, no? Yun pong sabihin po natin yung pita ng laman. Yung sinasabi po, mga kapatid, na yung pagkain ng bunga,
That's lust of the flesh, no? Yung desire. At gayon din po, mga kapatid, yung sinabi sa Panginoon, gawin mong tinapay ang batong ito. Lust of the flesh po yung parang tinatarget sa kanya doon. At hanggang sa ngayon po, yung lust of the flesh ay pilit po, no, na gusto po na itempt tayo ng kaaway tungkol sa bagay na ito. So sa pita ng laman, maging mapagpigil, maging mapagbantay po tayo upang ang Panginoon ang siyang mahayag sa ating pong buhay. Lust of the eyes. No? Nung makita ni Eva yung bunga na parang wow, parang masarap kanin. No? At nung ipakita ng Diablo, no? ang kaluwalhatian, ang karamihan ng sanlibutan ito. No? Kung ikaw, no, ikaw ay sasamba sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat ng mga karamihan at mga kayamanan ng sanlibutan ito. Pero hindi po siya napadaig. No? Lust of the eyes, yung mga nakikita ng ating mga mata na kung saan nagpipiesta ang mata natin pero pinagkakasala na tayo ng kaaway. So, tayo po ay maging mapagbantay. And then yung pride of life, no, na kung saan ang sabi po nitong si Satanas, dong ahas na kapag nakakain na yon ay sila po ay magiging kagaya ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Wow! No? Yung kapalaluan, kayabangan sa buhay. At nandoon po, mga kapatid, na yung sabi naman ito pong Diablo sa ating Panginoon, magpatihulog ka doon sa top of the temple. At dahil, di ba sabi sa iyong salita na iingatan ka ng mga anghel, sasaluhin ka at hindi ka hahayaang masaktan. So, makikita po natin yung ginagawa na pandaraya ng kaaway. So, ganyan din po yung kapalaluan, kayabangan sa buhay ay itetempt din po tayo ng kaaway. Pero, kung papaano po, no? Bagamat nagbumagsak po itong si Eva at si Adan, pero nagtagumpay ang ating Panginoon. And our greatest example to overcome temptation is none other than our Lord Jesus Christ. Kaya nga po ang sabi sa 1 John 2:15-16, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So, ito po ang mga bagay ng sanlibutan. Kaya kung ito po yung ating yayakapin sa ating buhay, sabi po, wala sa atin ang pag-ibig ng Ama. Kaya ito po ang pinaiiwasan sa atin upang nang sa gayon, ang pag-ibig natin sa Diyos at ang pagkakilala natin sa Kanya ay lubusang lumago. So, maging aware po tayo, mga kapatid, sa gawain ng kaaway. Sabi po sa John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. So, yan po ang gawain ng kaaway. Magnakaw, pumatay, pumuksa. But the Lord Jesus said, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Hindi lang po buhay, kundi yung kasaganaan ng buhay. Nais po ng Panginoon na taglayin natin ang mga bagay na ito. So, nang ang ating pong Panginoong Heso Kristo, mga kapatid, ay nabuhay na mag-uli mula po sa kamatayan, napagtagumpayan niya po, mga kapatid, ang Diablo. No? Kaya nga po, kung titingnan natin sa Book of Revelation chapter 1, ano po ang sabi doon? Revelation chapter 1, verse 18, simulan natin sa 17, at nang siya aking makita ay nasubasubakong waring patay sa kanyang paanan at ipinatong niya sa akin
ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli, at ang nabubuhay, at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Amen? So, siya po ang nagbibigay ng buhay. Siya po ang nagkaroon ng walang hanggang tagumpay. Kaya nga po, lubusan na ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating pong mga sarili at ang ating mga pananampalataya. Sapagkat darating ang panahon na lubusan niya po, nawawasakin ng Panginoon completely, no? Ang gawa ng kaaway. Binigyang pansin po natin ang nakaraan, mga kapatid, in Revelation chapter 19 verse 20, no, yung pong halimaw na tumutukoy po sa Antikristo at gayon din po ang bulaang propeta na gumawa po ng mga tanda, no, katulong po nitong Antikristo na ipinandaya po upang nang sa gayon ay tumanggap ng tanda ng halimaw yung mga tao at sambahin ang imahe nito. Pero ang sabi nga po, mayroon po silang takdang kahatulan na hinihintay. These two, the beast and the false prophet, were cast alive into the lake of fire burning with brimstone. So, ibig pong sabihin, itong dalawang kampon, no? Nito pong kaaway, ang Antikristo at saka po ang bulaang propeta, sila po ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre. So, ganun po katindi, no? Yun pong darating na kahatulan sa kanila, no? Pero, mas matindi po yung gagawin dito kay Lucifer, kay Satanas, no? Ano po ang sabi muli doon sa Apokalipsis chapter 20, no? Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. So isang anghel po, no, ang inutusan ng Panginoon. Ang katapat nito pong si Lucifer ay isang anghel din. Actually po, hindi niya katapat ang Panginoon. Sapagkat lubos na makapangyarihan ang Panginoon. Siya po ay isang nilikhang anghel din. Yun nga lang, naging fallen angel. Pero ang itinapat po sa kanya upang siya po ay maibulid, no? At siya po ay matanikalaan, ay isa rin pong anghel na bumababa galing po sa langit. Hawak ang susi ng kalalimang walang hanggan at sinasabi po na may roon pong malaking tanikala, no, sa kanya pong kamay. Now, sabi po nung ibang mga tao, ay ganong kalaki at ganong kabigat na tanikala yun. Diba yung pong mga, yun yung demon possessed, no, na pinagaling ng ating Panginoon, wala, parang animoy panahilang. Marahil yun pong tanikala na lubusan po na itinatali sa kanila. Dahil po gayon ang kapangyarihan. Pero sabi nga po, ano ba yung tanikalang ito na gagamitin dito po sa Diablo, no? Ito pong tanikalang ito, mga kapatid, hindi po lubusan sinabi yung literal or physical character nito. But, sinasabi po, mga kapatid, ng isang writer na kung saan ito pong tanikalang ito ay talagang idinisenyo to make Satan inactive during that time. Na? So, yun po ay hindi po siya makakawala. Yun po ay talagang idinisenyo ng Diyos para sa kanya. At ito nga pong anghel na ito, sabi, he laid hold of the dragon, that serpent of old. Pero inyo po, sa Book of Revelation ay naging dragon na. Sa Genesis, ahas pa lang, anak.
yung matandang ahas yun, old serpent nakalagay. Pero yun po yung dragon, no? Sa Book of Revelation na, who is the devil and Satan. So, in-specify talaga na yun pong dragon na yun ay walang iba kundi si Satanas. And bowed him for 1,000 years. So, yun pong 1,000 years, alam po natin, tumutukoy yun sa 1,000 taon na magiging paghahari ng Panginoon. Yun po, i-discuss natin sa sunod nating pag-aaral. Pero, in preparation, doon po sa 1,000 years, kailangan muna na tanikalaan at ihulog po, mga kapatid, doon sa bottomless pit, ito pong si Satanas. Sapagkat siya po ay sasarhan doon. No, sabi po, bottomless pit. Hukay na walang ilalim. So, ibig sabihin, ano, for 1,000 years, dire-diretso siya na pababa na baba, walang babagsakan eh. Walang bottom eh. Bottomless nga eh. At hukay na walang hanggan. No? So for 1,000 years, dire-diretso siya. No, na nakatanikala. Kaya wala siya. Hindi siya makakapandaya. No? And it says that he was shot there and the angel set a seal on him. Talaga pong sineryuhan. Talaga pong tinatakan upang nang sa gayon ay hindi mabuksan. At ang layunin kaya po lubusang sinarhan at sineryuhan so that he should deceive the nations no more till the 1,000 years were finished. So kaya po siya sinarhan, tinanikalaan at sineryuhan po yung bottomless pit ay upang wag po siyang makapagdaya sa mga bansa hanggang matapos na yung 1,000 taon. So kasi nga po, yung 1,000 years, yun po ang 1,000 taon na mapayapa at makatuwira na paghahari ng Panginoon. Wala pa pong leader na namuno sa mundong ito. Mula pa po doon sa mga emperador hanggang dumating nga po yung mga hari, mga reyna, mga ngayon po ay mga presidente o prime minister. Lahat po yan, mga kapatid, mga world leaders ay hindi po nakapagbigay ng tunay na kapayapaan at katwiran at kasaganaan, no, sa mundong ito. Pero ang ating pong Panginoong Hesukristo, siya po ang hari na kung saan ay maghahari ng may kapayapaan, may katwiran, at may tunay na kasaganaan. Sapagkat wala na nga po na magiging pandaraya ang kaaway. Wala na pong manunukso eh. Pero, hindi po nangangahulugan, mga kapatid, na mawawala na ang free will ng tao. Kasi nga, during the 1,000 years, mapag-uusapan po natin na may mga tao pa rin na hindi susunod sa Panginoon. Even without the temptation of Satan. Ganun katindi, no? Yung free will ng tao na kung saan ay gugustuhin pa rin nila na umayaw sa paghahari ng Panginoon. Pero wala na pong deception nitong si Lucifer o ni Satanas sapagkat siya nga po ay ibinulit doon po sa kalalimang walang hanggan para wag daw po siya makapagdaya ng mga bansa hanggang matapos yung 1,000 taon. Pero meron po ditong pasubali, but after these things he must be released for a little while. Pagkatapos daw po ng 1,000 taon, siya raw po, mga kapatid, ay muling mawawalan. Pero alam po natin na sinabi sa Bible na sure na ang katapusan nito pong Diablo ay nakatakda na. Hindi na po ito mapipigilan, hindi po ito, mga kapatid, madidetour, hindi po ito maiiba, mga kapatid.
Sapagkat bagamat siya po ay pakakawalan muli na panandali ang panahon after po ng 1,000 years. Pero ito po ang sabi sa chapter 20 verse 10. Ang sabi, "And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophet are and shall be tormented day and night forever and ever." So wag po natin isipin, mga kapatid, na si Satanas po siya ang hari doon sa lake of fire, na siya pa rin yung may hawak ng tinidor, no? At para bang siya ang nagpapahirap doon sa mga taong naroroon. Hindi po. Isa siya din sa pinahihirapan. Kasama po ang bulaang propeta at ang Antikristo, na kung saan ay kasama niyang nandaya dito po sa sanlibutan ito. So, Satan's doom is sure. Siya rin po ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Actually, yan pong dagat-dagatang apoy talagang idinisenyo para po sa Diablo at sa kanya pong mga anghel, sa mga fallen angels na sumama po sa pagre-rebelde sa kanya. Pero bakit po ang tao ay mapapunta dyan? Dahil nga po napadala sila sa pandaraya ng Diablo. Kaya yun po ang matindi. Hindi po ito talaga idinisenyo sa tao. Pero nakaramay na lang ang tao na hindi po sumampalataya sa Panginoon dahil nga po sinunod nila yung pandaraya, yung pagre-rebelde nito pong si Satanas. Kaya po, ganun po itinakda, no, sa Bible yung kanya pong katapusan, yung pong kanyang walang hanggang kahatulan upang sabihin na tayo po, mga kapatid, ay may kasiguraduhan na sa bandang huli tatalunin ng Panginoon completely ang gawa ng kaaway upang siya ang lubusang maghari sa sanlibutan ito. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Salamat sa ganitong pangako ng Diyos upang nang sa gayon lubusan natin itong mapanghawakan na bagamat sabihin natin, huwag nating maliitan ang kapangyarihan ng kaaway. Lalo na nga itong sa huling panahon, no? Sasamantalahin ng kaaway yung maiksing panahon na mayroon siya upang dayain ang sanlibutan ito. Pero nandoon na binigyan po tayo, no, ng authority ng ating Panginoon. Noon sabi sa Luke 10:18-19, "And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven." No? Kagaya po ng kidlat, no? Na bumagsak po mula sa langit, "Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you." Hallelujah! Binigyan po tayo ng kapangyarihan, ng kapamahalaan laban po sa kaaway at wala pong anuman, no, na makakapanakit, makakagalaw sa atin dahil tayo po ay lukob ng dugo ng ating Panginoon. So, let's continue to entrust our lives to the Lord. Ang sabi rin po, mga kapatid, sa Book of James, chapter 4, verse 7, "Submit yourselves, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you." Ang pinakasikreto po, mga kapatid, pasakop tayo sa Diyos. Pag nagpasakop tayo sa Diyos, kaya nating sawatain ang kaaway, ang Diablo at ang kanyang mga gawa, at siya po ay tatakas sa atin. Amen? So pagkita po niya na kahit tayo ay dinatna ng pagkaramiraming problema, dinatna ng mga karamdaman, ng mga pagsubok, ng anumang kabigatan, and yet, pinupuri pa rin po natin ang Panginoon, dinadakila pa rin natin ang Panginoon, isinasabit natin ang ating sarili sa Diyos, at sinasawata natin ang kaaway, hindi natin dinidinig ang kanya pong pandaraya, ang kanyang tinig na nagsasabi, "Ah, huwag ka nang maniwala sa Diyos mo, ah, ganito, hindi kanya na mahal." Pag tayo po ay nagpasakop sa Diyos,
masasawata natin ang kanyang mga gawa. At tayo po ay tataka sa atin. Bakit? Ayoko na. Sawa na ako dito sa mananampalatayang ito. Dahil hindi ko maloko eh. Hindi ko madaya. Doon na lang ako lilipat sa iba. Nakaya kong mabiktima. No? So, kapag tayo po ay matibay na kumakapit sa Panginoon, the devil will flee from us. So, salamat sa Panginoon dahil tayo pala ay may protection. Tayo ay may sandata. Tayo ay may kapangyarihan at kapamalaan laban sa kaaway. At sa ating pag-aaral na ito, lubusan nating napanghawakan ang Diablo sa bandang huli ay tatapusin, lulupigin ng Panginoon at ibubulid sa dagat-dagat ang apoy upang lubusan ang mga mananampalataya ng Panginoon ay mag-enjoy sa buhay na walang hanggan na ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!